ang on the spot na tugon at aksyon sa inyong mga sumbong at hinaing. Hashtag Palatawag! Sa mga nakaantabay nating live viewers ngayon, handa na ba kayo? Handa na! Hindi na natin patatagalin pa upang kayo po ay direktang makausap at agad nating maasistihan ang inyong problemang legal. Yes, at sa sino man pong nais makausap ang ating Chief Public Attorney, i-comment nyo lamang po ang inyong pangalan, cellphone number, tahanan o address at ang inyong problemang legal sa ating comment box. Hashtag Palatawag na! Ayan, Enoch, meron tayong bisita via Zoom. Yes po. Ang apelido niya, Enriquez. Yes. Okay, huwag natin banggitin. Si Mr. Enriquez, yung first name, huwag natin banggitin na. Oho, at ito ang kanya pong nilahad sa si Ginoong Ama, si Ginoong Enriquez. So, ayan. Kasama ang iba pang OFW sa Qatar. Ayan. At iba't ibang panig po ng Middle East ay dumudulog sapagkat naging biktima sila ng isang investment scam. Naku. Bunga ng kanilang pagtitiwala. Na madadagdagan ang kanilang retirement funds ay nag-invest sila sa isang livestock farming sa kumpanya na nakabase sa Palawig, Zambales. Mm-hmm. Alam po nila na may sinusunod na indigency test para mairepresenta ng PAO, kaya lamang wala na po silang kakayahan na kumuha ng private lawyer dahil nai-invest nila ang kanilang pera sa nasabing scam. No. At wala na po silang natatanggap na kahit anong payout o shares. Ayun, nakikiusap po sila na matulungan sa kanilang suliranin at makuha nila ang nararapat na para sa kanila. Maraming salamat daw po. Alam mo, kami po dito sa PAO, kababayang Mr. Enriquez, ay laging nananawagang huwag magpaloko ang mga tao. Kasi yung pong double your money, triple your money, pag ganun, ang tubo lang sa banko ay 1%. Wala pang 1%. Ay tapos kuhiri, kukunan kayo ng pera. Retirement nyo, ipon nyo, sasabihin double your money, triple your money. Too good to be true. Anong gagawin nila? Invest nila sa droga yan para tumita ng malaki? Illegal drugs. Kaya sa lugaw. Yung lugaw kasi dumadami, lugaw. No? Oo. Pares. Oo. O kaya, scam talaga. Kaya sa puntong yan, talaga, sir, pasok po kayo, Sir Enriquez. Mr. Enriquez. Pasok po kayo, sir. Yes. Sir? Yes, ma'am. Yes, attorney. Ay, kay nasa abroad pa? Opo. Kami pong mag-asawa. Ay, ano ang trabaho nyo dyan? Ay, yung asawa ko po isang teacher assistant. Opa. Tapos po ako ay isang operator ng power plant. Okay po. Sir, magkano po ang nadali sa inyo? Yung sa akin po nasa 508,000. Naku po, kaya maanan yun ah. Sa inyo asawa ay nakunan din? O ikaw, ano po yan? Ikaw lang ang nakuha na ng pera, yung wife mo hindi nakunan. Ako lang po. Magkano nakuha sa inyong asawa? Ay, ikaw lang. Okay. Opo. May kaso na po ba kayong sinampa? Wala pa. Wala po kaming na-file na case pa kasi nga, nasa abroad po kami. Kailan ka kayo babalik dito? Para mga kapag demand letter tayo, kaya ngayon pwede na rin mag-demand kahit nasa abroad kayo. Yun nga po, hindi po namin alam ang proseso. Kaya po uwi rito? Kaya uwi dito? Hindi. Uwi ba kayo dito? Uwi po ako ng October. Ayan, sa October pagbalik. Mas maganda nandito kayo. At kung kayo'y uuwi, pasalubong ko kayo kay Kajiral Dranyes para diretso dito at magawa po yung demand letter dyan sa kumpanya na yan. Ha? Buhay pa po ba sila ang kanilang ano? Nag-ooperate pa po ba sila? Nag-ooperate pa yung kumpanya o nagsara na? Wala na po. Nako. Alam niyo ba kanilang address? Wala po update sa amin. Alam niyo ba yung address nila? Alam po po. Dahil may... O, siya, huwag niyo sabihin, sir. Opo, mayroon po kaming contract. Opo. Mayroon po kaming contract. Tapos mayroon pong personal address po yung presidente ng buwan na yun. Sige, October. Antayin na lang po namin yung pag-uwi niyo, sir. So maganda kasi nandito kayo, ipatatawag ho natin yung ano, officials niyan. Kung alam niyo kung ano nila, whereabouts nila. Okay po? So maganda ho yun, kaysa nandiyan kayo, tsaka tayo kikilos dito. Kasi may mga bagay na dapat kayong pirmahan, dokumento, pag kami po ay nagkaso. Yes po. Basta po kayo, makakatulong po kami sa inyo. Basta importante lang ang itiwala at pananalig na
Kung tayo may namo-monitor ngayon ng kumpanya na yan, nakaw, magbayad na kayo. Kasuhan namin kayo ng estapa, qualified estapa. Tignan ko lang, mahirap ang may kaso. At alam naman number nyo, no? Si Kadirald po, kontakin nyo pag pauwi na kayo, pasalubong ko po kayo sa kanya sa airport. Okay po? Opo. Okay. May dadagdag po ako. At sige, ano po, sir? Yung sa akin po, kaya kami nainggan nyo dahil gumagamit po sila ng ahensya ng gobyerno. Anong ahensya po? Ay, makikita nyo po doon sa kuwan, sa video na ipinadala ko kay Mr. Atty. Ranyes. Ah, may video? May kasabwat sa gobyerno, sir? Opo, nagpupunta po sila dito sa Qatar at sa iba't ibang bansa na nag-encourage sila ng mga investor po. Anong government agency ho yan? Yung kasabwat na yan? Mahirap pong banggitin sa publiko eh. Nandiyan po sa kuwan, sa video na ipinadala ko po kay Mr. Corby. Nasaan yung video? Kadirald, imbestigahan natin to. Ay di kasuhan din ho natin yung taga-gobyerno na yan. Ay kahit mo sila... Aba, ay hindi ho pwede yan. Alam nyo ba? Ang batas ay parang tabak yan eh. Pwedeng pangkalos sa mga manluloko eh. Kala nila malulusutan nila yung mga panluloko. Dugot buhay ninyo po yan eh. Bilang OFWs. Isa pa po eh yung PSE kasi, yung Philippine Stocks, kumbaga yung nagbibigay po ng certificate ng para doon sa makapag-carries ng ganyang PSE. Ah, stock certificate. PSE. Eh di korporasyon yung kalaban nyo dyan? Korporasyon yung loko? Korporasyon ng yung security exchange po. Security exchange. Sir, normal lang kasi na pag may nagparehistrong korporasyon at nagkakaroon po ng karapatang mag-issue na stock dividend, cash dividend, nagaganon. Ngayon, depende po doon sa korporasyon kung magiging legal yung transaksyon nila. Ngayon, pag illegal po transaksyon nila, doon na, nagot sa batas yung korporasyon, hindi po yung SEC. Kasi yung SEC, nagre-regulate lang na registro yun eh. Yung SEC, bibigay ng advisory, pero huli na po ang lahat. Ah, nagbigay ng advisory na manluloko yan? Ganun ba? Opo, dito sa kompo, sa embassy dito. Baka ho naman nung malaman ng SEC, huli na rin. Mm-hmm. Natuklasan ng loloko. Hindi sa pinagtatanggol ko po yung SEC. Ang sa totoo lang, dahil lang SEC po talaga, yan po yung sa nagpaparehistro yung mga partnership, corporation, association, yan, dyan, sila nagre-regulate. Kaya nagka-cancel din sila na rehistro eh, ng mga manluloko. Nagre-regulate po sila, tapos nag-o-audit sila, hindi naman yata nag-o-audit. Nahuli na. Okay, edi tignan natin kung may kapabayaan din, aralin natin. Itong PAW ay isang ahensya na pwede pong alamin kung ano po ang mga pagkukulang ng lahat. Okay. At kung kailangan magkaso, ay magkakaso po tayo. Okay po? Hintayin po namin ang pagbabalik nyo at yung mga dokumento nyo ay sana'y dala nyo para makapagkaso po tayo sa dapat kasuhan. Pwede rin po tayo minantulong sa NBI. Kung may fraud po yan, may anti-fraud unit po ang NBI. Okay po? October, malapit na po yan. Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, September. 5 buwan na lang po makakauwi na po kayo. Okay po? Tsaka 500,000 eh. 500,000 yung naloko eh. Artisan jurisdiction yan, ano? Okay. Sige po. Opo, meron po ang list ng mga kasama ko na napapag-invest. Ay, my God. Grupo sila. Sana po magkaroon kayo ng mga chat group na magbabala na kayo na huwag maloko. Yung mga OFWs na nanonood ng hashtag pala, sabihin nyo na po yung mga OFWs huwag paloko sa mga manluloko. Kasi alam, may pera kayo eh. May kita kayo, dollar, tapos kukonvert sa peso, malaki. Mm-hmm. Huwag na pong paloko. Marami na pong nagpakamatay dahil naloko. Marami mag-asawang nagkahiwalay dahil naloko sa mga investment scam na yan. Scammers. Okay po. Kasi maliit nga tubo sa banko eh. Wala pang 1% kaya naiinganyong mag-invest. Double your money, triple. Di ho totoo yun?
Opo, salamat po. Opo, bye-bye po, sir. See you October. Rev, pakinote nga tong kaso nito. Baka makalimutan ko. Thank you, Mr. Enriquez. Sir, thank you. Thank you, Sir Enriquez. Bye-bye po.